Dear Mommy Joy, umabati po ako ng isang napakagandang hapon, Mommy. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programang Dear Mommy Joy, tawagin mo po ako sa pangalang Almira. Gusto ko lang magkwento, Mommy, tungkol sa aking buhay pag-ibig. Nakapagtapos po ako ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Graduate po ako ng kursong education. Pero hindi po ako pumasa sa LET exam. Tatlong beses na po akong kumuha. Pero hindi pa rin po ako sinuswerte. Medyo no, nagtampo ako, Mami. At ang boyfriend ko that time, may trabaho na. Madalas niyayaya na niya akong pakasal kami. Dahil nag-aaral pa lang kami ng Mami. Mahal namin ang isa't isa. Nangako kami na magsasama kami for life bilang mag-asawa. Nangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Pero hindi ako nagiging masaya, Mami. Dahil nga sa hindi ko ma-practice ang aking profesyon. Dahil sa hindi ko maipasa-pasa yung aking board exam. Yun nga po yung pangatlong beses. Sinabi ko na sa mother ko, baka hindi talaga para sa akin to. Sabi naman ng mother ko, anong gagawin mo? Sabi ko, wala naman akong ganang mag-apply ng trabaho na hindi ko naman profesyon. Kaya nga nag-education ako dahil gusto kong magturo. Pero mukhang ayaw yatang ibigay sa akin. Parang maging masaya ang buhay. Naniwala ako sa boyfriend ko. Kung sabihin niya sa akin na napakasalan na niya ako. Dahil may sapat naman daw na ipon siya. At tutulungan naman siya ng mga magulang niya. Umuo na rin ako, Mami. Iniisip ko kasi, ano bang hihintayin ko? Nakakaedad na rin. Kaya naisip ko tuloy na tama yung boyfriend ko na mag-asawa na lang kami, pakasal na. Hindi naman ako nagsisi sa naging desisyon ko. Minahal naman ako ng asawa ko. Sa panahong yun, halos nakalimutan ko na yung board exam na dapat kong ipasa. 7 buwan kami nagsama ng asawa ko bago po ako nabuntis. Subalit sa kasamaang palad, mahigit 3 buwan. Nahulog po yung dinadala ko. Nakunan ako, Mami. Sobrang iyak ng asawa ko. Lalaki kasi yung baby. Hindi ko alam kung bakit. Wala namang mabibigat na gawain sa bahay. Mula noon, sinabihan ako ng doktor na kung mabuntis ako, baka ganun din ang mangyari dahil napakababa daw ng matres ko.
Sabi ko wag naman sana, Doc. Wala kaming magawa pero nakita ko kung gaano kalungkot ang asawa ko. Hanggang sa lumipas ang 5 buwan mula sa pangyayaring yun. Hindi na naman ako dinatnan. Nung magpakonsulta ako, buntis ako. Talagang nag-bed rest ako, Mami. Halos ayaw akong pakilusin ang aking asawa. Sabi niya sa akin, ingatan mo talaga yan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kapag magkatotoo yung sinabi ng doktor. Sobra-sobrang pag-iingat ko po, Mami. Minsan nga tinatawag na nila akong napaka-OA ko daw na nagbubuntis. Pero wala akong pakialam. Mahalaga sa akin, nag-iingat po ako ng husto para po sa baby ko. Awa naman ng Panginoon na iraos ko po si baby. Isang napakalusog na batang lalaki. Ang tuwa ang asawa ko, sabi niya bumalik siya. Sobrang pasasalamat namin. Dahil sa napakalusog ni baby, sobrang nagbigay ng ligaya sa amin ang aming anak. Hanggang sa hinayaan ko munang lumaki ang bata. Nung 2 taon na siya, sinabi ko sa asawa ko na subukan kong mag-take uli ng board exam. Gusto ko talaga magturo. Sabi naman niya, paano si baby? Sabi ko, malaki naman si baby. Sabi niya, gusto kong masundan niya ng babae. Sabi ko sa kanya, di, may mga privileges naman yung manganganak kung may trabaho. Di na siya umimik. Umuha nga ako ng board exam, Mami. Hindi na naman ako pumasa. Sobrang disappointed ako that time. Halos 1 linggo, di ako kumikibo. Sabi ng asawa ko, nag-alala ako sa'yo. Huwag kang magpa-stress. Isipin mo na lang na hindi mo pa panahon. Hanggang nga nabuntis ako, Mami. Iningatan ko na naman dahil ayaw ko nang mangyari yung nangyari nung una. At isinilang ko ang isang batang babae. Nung maipanganak ko yung batang babae, yung 2 baby namin, sabi ng asawa ko, napakabait talaga ni Lord sa atin. Binigyan tayo ng lalaki at babae na mga anak. Sabi ko, oo nga. Masaya ako na malulusog yung mga anak namin. Masaya ako para sa asawa ko dahil napasaya ko rin siya. Pero malungkot ako para sa profession ko. Dahil di nga talaga ako nakapagturo. Hindi ako tumigil, Mami. Hanggang sa susunod na exam, di ko na ipinalam sa asawa ko. Nahihiya na kasi ako.
akalain mo. Sa ikalimang pagkakataon, pumasa po ako, Mami. Ang totoo niyan, hindi ko na tiningnan at hindi ko na hinintay. Yung asawa ko ang nakakita. Umuwi ng bahay. Sabi niya sa akin, kumuha ka pala ng exam. Hindi mo sinabi sa akin. Sabi ko, oo, pero hindi ko alam kung may resulta na ba. Binigay niya sa akin yung newspaper. Naguhitan na niya yung pangalan ko. Niyakap niya ako, sabi niya, congratulations. Umasa ka. You made it. Halos imatayin ako sa tuwa. Pang 1 year na si baby noon. Sabi niya, o paano yan? Mag-a-apply ka? Sabi ko, o naman. Para ano na ulit-ulit ako ng nag-exam para pumasa. Paano si baby? Sabi ko, lumalaki naman yung mga bata. Mag-a-apply pa naman ako eh. Hindi ko alam kung gaano katagal ako makakapasok sa pagtuturo. Agad-agad, Mami, inasikaso ko yung lahat ng mga documents ko na kakailanganin ko. At nag-apply ako. 4 na buwan akong naghintay. Sabi ko, ito na naman. Pahirapan na naman. Pero na-realize ko na hindi ako napagod noong gusto kong pumasa sa board. Sabi ko, hindi rin ako mapapagod na maghintay kung kailan ako matatanggap. Hanggang sa inabutan na po ng 1 taon, Mami, hindi pa rin ako nakakuha ng trabaho. Sabi nila, kumuha ka ng backer mo. O di kaya ay magbayad ka. Bilihin mo yung item. Nagulat naman ako. Hiram bang ganun? Pero wala lang. Hanggang sa hindi ako tumigil. 2 years na si baby girl namin. Mga after 2 months, nakatanggap ako ng tawag. Kailangan ko mag-report dahil may item na ako. Sobrang saya. Sabi ko nga, napakabait ng Panginoon. May tamang panahon talaga para sa mga bagay-bagay. At dumating nga yung panahon para sa akin. Masayang-masaya po ako. Kaya kumuha po ako ng magbabantay sa mga anak ko. At napakaswerte ko dahil nasa malapit lang ako. Kayang-kaya kong uwiin ng tanghali ang mga bata. Pero alam mo, Mami, mula nung nakapasok ako sa trabaho, nakita ko namang hindi ikinatuwa ng asawa ko. Inayaan ko lang siya. Iniisip ko na baka nasanay lang talaga siya na anytime umuwi siya ng bahay, nadadatnan niya ako at ngayon may trabaho na ako. Pareho na kami busy. Kikita lang kung gabi. Hanggang sa dumating sa puntong parang nanlalamig na siya sa akin. Siyempre ayaw kong mangyari yun, Mami, dahil mahal na mahal ko ang asawa ko. Ngayon pa,
may trabaho na rin ako. Makakatulong na ako sa kanya. Ayokong maapektuhan ang aming pagsasama, ang aming pamilya. Kaya tinanong ko siya na napapansin ko sa iyo mula nang nagtrabaho na ako. Naging matamlay ka. Parang hindi ka naging masaya na nagkaroon ako ng trabaho. Sagot niya sa akin, "Di mo naman kasi sana kailangan magtrabaho eh. Kaya ko naman kayong buhayin." Pero sabi ko sa kanya, "Alam mo naman na may pamilya din ako, di ba? Hindi lang man ako nakakatulong sa mga magulang ko na nagpakamatay para paaralin ako. Gusto ko naman din sila maging masaya. Ang sarap kaya sa pakiramdam yung naaabutan mo ng pera ang mga magulang mo. Na maramdaman nila na tama yung ginawa nilang pag-aralin yung anak nila. Dahil pagtanda nila, makakatulong din pala. Mahiya naman ako. Para yun, hingiin ko pa sa'yo. Yun ang sinabi ko sa kanya, Mami. Pero sabi niya, "Sige. Yan naman pala ang gusto mo." Doon na nag-umpisang nagbarkada. Late at night na kapag ka umuwi. Kaya madalas na kami nag-a-argue. Sabi ko sa kanya, hindi na kita maintindihan. Naghahanapan na tayo. Gabi na nga lang tayo kung magkita. Umuwi ka, tulog na ako. Pagkagising ko, wala ka na. Hindi niya ako kinikibo, Mami. Hanggang sa hinayaan ko na lang siya. Kung umuwi asawa, kung hindi, bahala siya. Basta inalagaan ko yung mga anak ko. At nagtatrabaho ako ng maayos dahil pinagsikapan ko yun. Nag-aral ako, napakahirap ako sa pag-aaral. Kahit napakahirap ng buhay, kinaya ko. Dahil gusto ko maging guro. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi dapat masira ang trabaho ko nang dahil sa kanya. Inayaan ko siya. Hanggang sa natuto na rin siya mambabae. Yun ang medyo masakit. Napakahirap tanggapin. Pero sino ba naman ang asawang gustong mahiwalay sa asawa niya? Sino ba namang asawa ang matutuwa para masira ang kanyang pamilya? Tiniis ko ang lahat, Mami. Parang wala akong alam. Para lang manatiling buo ang aking pamilya. Pati yung mga co-teachers ko, nagsasabi na sa akin na hindi na maganda yung ginagawa ng asawa mo. Hindi mabuti yung mananatili ka na lang na hindi ka kikibo. Ang sakit kaya. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob para kumprontahin siya. Ang sabi niya sa akin, gusto lang daw niya na maging masaya. Hindi naman doon niya sisirain ang kanyang pamilya. Sabi niya sa akin, hinayaan naman kita maging masaya, diba? Mas masaya ka sa pagiging teacher mo. Then go on. Hayaan mo rin ako. Kung ano yung ikaliligaya ko. Pero Mami, matitiis ko ang lahat. Pero yung kanyang pambababae,
na sinasabi nila hindi ko naman din nakita. Yun ang mahirap tanggapin. At nakakalimutan na rin niya yung kanyang obligasyon sa akin bilang asawa. Hindi niya alam halos na hindi ako makatulog. Hanggat hindi siya dumarating. Pero baliwala lang sa kanya. Lumalaki na ang mga bata, nagtatanong. Naiintindihan na nila yung wala kaming kibo. Malamig ang pagsasama. Di ko alam kung anong gagawin ko, Mami. Kaya, isinulat ko po itong aking kalagayan ngayon. Kung ano po ba ang dapat kong gawin. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang.